Angel, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, as you can see from the title, magwa-Watson's haul tayo. And this is the first time na gagawin ko to dito sa YouTube channel ko. And I'm very excited to share it with you. So, bumili ako ng mga products na to online kasi gusto ko nang seryosohin yung skincare routine ko. Wala kasi ako matunong skincare routine sa totoo lang. Nag-face wash lang ako sa gabi, wala akong ginagamit na moisturizer, wala akong ginagamit na toner. Ang ginagamit ko lang sa gabi after ko mag-face wash, yung Jeju Eyes na mist. Yun lang talaga. And then sa umaga, face wash lang. Tapos wala rin akong pinapayad na kahit ano. Yun lang talaga. Before I leave the house, sunscreen. Tapos yun na yun. Tapos ulit-ulit lang, wala ako talagang masyadong ginagamit. Once a week, nag-exfoliate ako using yung Happy Skin na Sakura Bloom. Yun lang yung parang skincare routine ko. Kaya kapag wala akong makeup, sobrang ang dry ng mukha ko, parang ang oily, na parang ang pangit, ganun. Tapos kapag close up, sobrang galit na galit talaga yung pores ko, girl. Syempre, nanonood muna ako ng mga top beauty vloggers natin kung ano yung mga may recommend nilang products. And based sa mga recommendations nila, ito yung lagi nilang binabanggit. At ito rin kasi yung pinaka-affordable talaga. So, I checked online sa Watson's kasi dun sa physical store ng Watson's na malapit dito sa amin, napunta ako dun nung Easter, nung nag-grocery kami. Ang daming kulang nung time na yun, siguro hindi pa kasi sila nakakapag-restock. So, hindi ako dun bumili. Mas kompleto kasi sa Watson's online. Although merong isang product na hindi ko nakuha dahil wala talaga siya doon. Wala rin sa Lazada. And wala tayong magagawa doon. Baka talagang hindi pa sila nagre-restock or medyo delay yung manufacturing kasi meron nga tayong COVID. And I'm very excited to try these products kasi ngayon talaga ako magkakaroon ng matinong skincare routine. Dati kasi hindi ko siya siniseryoso talaga. Parang kontento na ako sa kung ano yung skin ko. Pero nung napapansin ko na parang sobrang nagda-dry yung balat ko. Ang dami ko ng mga guhit-guhit dito. Tapos, alam mo yun, parang pumapangit yung balat mo. Siyempre, hindi rin naman tayo pabata. Kaya yung balat natin talagang kailangan nating alagaan. Kailangan nating mag-invest sa skincare routine. Siguro after a month or 2 months ng paggamit ko nitong mga products na to, babalitaan ko kayo kung mag-breakout ba ako, kung naging okay ba yung skin ko, kung ano nangyari. Unahin ko muna yung pang skincare. So let's start with our first item, itong Senka Perfect Whip. Ito yung regular na face wash na ginagamit ko. Simula nung nakita ko to kay Ray Hermar, ito na talaga yung ginagamit ko. Kasi natuwa ako dahil ang cute niya gamitin, kailangan pabulain mo muna siya bago mo ilagay sa face mo. Yung ginagamit ko right now is yung pink na ganito, yung collagen. Dapat yun yung bibilin ko, kaya lang sa Watson's online, hindi siya available. Out of stock siya. So, ito na lang blue yung binili ko. Kasi, na-extend nga yung community quarantine. Baka maubusan ako. Kaya, bumili ako ng reserva. Ayan. Blue na lang yung available dun. Although, yung white, hindi ko siya nagagamit. May pagkakaiba sila nung pink sa amoy. Parang mas mabango tong blue. Pero, syempre, tingin ko mas okay yung collagen. Kasi, syempre, may collagen siya. And, alam naman natin kung ano yung benefit na nabibigay ng collagen. Kaya, siguro, out of stock agad yung pink na ganito. Pero okay lang kasi hiyang naman yung face ko dito. Nung first time na ginamit ko to, talagang parang lumambot yung ano ko, yung face ko. Tapos parang medyo nahumupa yung ano, yung mga pores ko. Dati kasi galit na galit sila, ngayon parang inis na lang sila. Next item for this haul is itong tinted sunscreen from Sunglow. Ito yung nilabas na product ni Ray Hermar and ni May Layog. So, congratulations sa kanilang dalawa. Feeling close ako. So, yun. Hindi ako dapat bibili nito kasi meron pa akong ginagamit na sunscreen. And, syempre, hindi naman tayo pwedeng lumabas ng bahay ngayon. So, sabi ko, baka masayang ko lang siya kasi dahil may ginagamit ako, tapos hindi naman tayo nakakalabas ng bahay. Pero, binili ko pa rin siya. So, yung shade na kinuha ko is medium. Binili ko siya kasi gusto ko siyang itry. Yung sunscreen kasi na ginagamit ko ngayon, ito, yung Snail White, medyo may kamahalan kasi siya. 900 pesos to, tapos pareho lang naman silang 50 ml. So, kung okay sa akin to, ito na lang yung like kong bibilin kasi ito yung mas mura eh. 495 pesos lang to. Tapos, pareho lang naman silang SPF 50. Pareho din silang UVA, UVB protection. Tapos, ang pinagkaiba lang ata nila, ito,
PA++++, ito PA++++ lang. So, syempre dito tayo sa apat na plus. Sabi nila maganda raw pagka PA++++. So, let's see kung ano, kung kamusta ang performance nito. Pero so far, maraming magandang reviews about this sunscreen. At saka maganda kasi dito, yung packaging talaga nila. Ito kasi nasa normal na bottle. Kapag paubos na siya, may hirapan ka nang magsimot. Ito, open natin. Ito yung itsura ng packaging niya. So kapag paubos na yung product, pwede mong simutin kasi malambot yung ano niya, malambot yung packaging niya. Tapos, ang ganda pa nung ano, nung pump niya. Diba? Tapos plastic tong ano, tong takip. Hindi siya yung pagka nalaglag mo, magkakaroon ng mga krak-krak. Tapos mahihirapan ka ng isara kasi parang malulostred siya. Kasi tong snail white, ganun yung takip niya. Ayan o, medyo meron na nga siyang mga basag-basag dito. Pero hindi naman siya mahirap isarado. May grip pa rin naman siya. So yung kinuha ko ng shade is medium. Try natin kung anong mas maputi sa kanilang dalawa. Ah, medyo, wait. Parang medyo dark yung medium. Dapat ata fair. Sayang! So, ito siya. Ayan. Hindi ko alam kung makikita ninyo kasi masyadong maliwanag. Ito yung snail white. Ito naman yung sun glow. Para sa akin, mas match siguro yung sun glow. Ayan. Kasi masyadong maputi tong snail white. Although yung snail white naman, nagbe-blend naman siya once na nilagay mo na siya sa face mo. Kasi universal naman yung shade niya. Pero, ayun, mas okay nga siguro yung sun glow. Ayan o. Mas nag-blend siya dun sa, ano ko, sa skin color ko compared dito sa snail white. Masyadong maputi. At saka yung snail white kasi parang mas watery siya compared dito sa sun glow. Ayan, wala na yung sun glow oh. Talagang nag-ano na siya, nag-blend na siya dun sa kamay ko. Ayan. Ito yung snail white. Puting-puti pa rin siya. Pero pag sa face, hindi naman siya ganito. Yung parang nag-iiwan ng white cast. White cast! Parang ginagamit ko na yung mga terms ng mga beauty vloggers. Ayan o. Nag-blend na rin yung snail white. Ayan. So parang pareho lang naman sila when it comes sa coverage. Yun nga lang mas tingin ko mas ano ako dito sa sun glow. Mas nakuha niya yung shade ng skin ko. Next item is itong tinted sunscreen again from sun glow. Ito aksidente kong napindot yung plus button. So dalawa yung na-purchase ko. Kapag pala sa Watson's online, na-submit mo na yung order mo, hindi mo na maka-cancel. So hindi ko na siya na-cancel, hindi ko man lang napalitan yung shade ng isa. Dapat kasi ang gagawin ko, dalawa talaga yung bibilin ko, pero iba yung shade. Sangria sana yung isa, kasi bibigay ko siya sa kapatid ko. Kaya lang, ayun, dalawang sunkissed yung nabili ko. Pero based naman sa mga reviews, maganda rin tong shade ng sunkissed. Yun nga lang, gusto ko rin kasi sana itry yung sangria. Pero sige, next time na lang kapag nakaluwag-luwag na. So ito yung sunkissed. Open natin siya. And then, check natin yung ang ganda. Ang maganda dito sa tinted lip screen nila, kahit ito lang yung suot mo, kahit di ka na mag-lipstick, okay na. Tapos, meron pa siyang sun protection. Kagaya nitong tinted sunscreen nila, meron din siyang SPF 50 PA++++. Tapos yun, UVA, UVB protection din siya. Kaya ito yung kinuha kong shade. Kasi sa mga lipstick or sa mga lip tint, ang gusto ko talaga yung mga ganito lang, yung mga nude. Ayoko nung mga red na red. Although maganda yung very very din nila nito. Siguro next time na lang din. Pag nakaluwag-luwag na, try natin lahat ng shades. Then next item is itong sun mist. Again from Sun Glow, binili ko na rin yung sun mist nila kasi wala akong ginagamit na setting spray na pang makeup. And ang maganda dito sa sun mist nila, again, meron siyang sunscreen. SPF 50 PA++++. Bali, ang wala ko lang dito sa Sun Glow is yung mattifying powder nila. Yun talaga yung inaantay ko kasi wala akong ginagamit na powder na pang everyday. And ang maganda dun, meron din siyang sun protection. Ako kasi gusto ko yung mga ganung powder lang, yung parang pulbo lang. Ayaw ko ng parang mabigat na
powder foundation. Ayaw ko ng ganun. Noong nakita ko yun, sabi ko, abangan ko talaga tong product na to. Ito talaga yung feeling kong magugustuhan ko. Kasi white lang siya eh, parang powder lang siya. Ganun kasi yung mga gusto ko, yung mga lightweight lang. Ang nagustuhan ko dito sa Sunglow, bukod dun sa mga ingredients ng products nila, bukod dun sa sun protection nila, is yung packaging. Kasi ang lakas mga millennial. Sobrang pastel ng mga shades like this. Blue, tapos may mga pinks, tapos may mga yellows. Nakaka-refresh tignan. Ang sarap tignan. So that's it for the Sunglow products. And next item naman is itong 98% tomato glass skin soothing gel lotion. Sobrang curious ako dito. Kasi nung una, akala ko pareho lang sila ng aloe vera na yung sa ganito rin nakalagay. Kaya hindi ko siya binibili dati. Yun pala, lotion pala siya. Ngayon lang kasi ako nakakita ng lotion na sa ganito nakalagay. Like ko rin ito nakikita sa mga vloggers. And isa rin to sa mga products na madalas nilang re-recommend. Although, ito, hindi kagaya ng ibang lotion, wala siyang sun protection. Wala siyang SPF. Meaning, hindi nyo siya pwedeng gamitin kung lalabas kayo ng bahay. Kasi pag ito yung ginamit ninyo, tapos lalabas kayo sa bahay, nakita nyo naman kung gaano kainit ngayon, masunog at madadamage ang skin ninyo. So, maganda kung gagamitin nyo to sa gabi after ninyo mag-shower. Like ako, dalawang beses ako maligo sa isang araw kasi sobrang init ngayon. Kaya, excited ako i-try siya mamayang gabi. At saka, maganda rin daw talaga na naglo-lotion sa gabi. Kasi, sa gabi, doon nagre-regenerate ang mga skin cells natin. My God, beauty vlogger na. Next is itong 98% tomato glass skin sleeping pack. So, itong sleeping pack, nakita ko to kay John Ray. And ang ganda ng review niya about dito. Although ito, hindi nyo siya pwedeng gamitin ng araw-araw kasi nakalagay dito, use once or twice a week lang. So, yung paggamit niya, lalagay nyo lang siya sa face ninyo overnight and then sa umaga, tsaka nyo lang siya i-rinse. Yan. Tapos, bumili rin ako ng 98% tomato glass skin water drop cream. Ito parang moisturizer siguro to. Nakalagay kasi dito, after cleansing, massage the cream on your skin until it turns into a watery essence for ultimate absorption. So, yan. Nakalimutan ko na kung magkano to. Siguro nasa 199 pesos each. Ito 50 ml. Ito 100 ml. Wala akong masyadong masabi about these products kasi ngayon ko pa lang siya itatry. So, siguro after a month, tsaka ako makakapagsabi ng reviews ko about dito sa mga products na to. Next is the 98% Tomato Glass Skin pH 5.5 Hydrating Toner. So sabi nila kapag ka pH 5.5, maganda raw yun. So itry din natin tong toner na to. Wala akong ginagamit na toner ngayon. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, wala akong matinong skincare routine. Ang ginagamit ko dati na toner, yung Belo, yung kulay pink. Kaya lang parang ilang taon ko na yung ginagamit, wala namang epekto sa face. And then, bumili din ako ng tomato glass skin na makeup remover wipes. Meron pa akong ginagamit ngayon. Ito siya, yung Jeju Aloe Eyes. Buy one, take one din to, although mas mahal to. Kasi ito, 99 pesos, ito 109. And then, bumili din ako ng face masks na Mediheal. Isang collagen at saka isang tea tree. Itong collagen, ngayon ko lang siya gagamitin. Kasi itong tea tree yung like kong ginagamit eh. Dalawa lang yung binili ko kasi medyo pricey siya. 99 pesos each itong mga face mask na to. Ang sarap nito sa mukha, promise. At saka sabi nila, Mediheal daw kasi yung number one na brand ng face mask sa Korea. So, yun. Next item is itong aloe vera face mist. Ito, feeling ko nagkamali ng pag-pack sa order ko. Kasi hindi ito yung, hindi ito yung in-order ko eh. Ito yung picture nung in-order ko. Tapos nung nakuha ko, ito na siya. Pero okay lang din kasi pareho lang naman silang face mist. At saka pareho lang din silang aloe vera. Ayun, ang bango. And last item para sa mga skincare products is itong Snail White Glow Starter Gift Set. Ito, binili ko to sa Lazada sa mismong Snail White store. Kasi walang ganitong gift set dun sa Watson's online. So, ang price niya is nasa 995 pesos. For two products na yun, may kasama siyang whip soap at saka meron din siyang kasamang moisturizer. Sabi ko nga kanina, wala akong ginagamit na mga moisturizer. So, ito yung isa sa mga moisturizers na nire-recommend ng mga beauty vloggers. Kaya ito yung binili ko. At saka curious din kasi ako dito sa whip soap na to. Para siyang sengga, kailangan pabulain mo muna siya bago mo siya ilagay sa face mo. So, yan yung itsura niya. Sabon talaga siya.
Pero meron siyang lalagyan, tapos babasain mo, and then kailangan pabulain mo siya bago mo siya ilagay sa face. Tapos ito yung moisturizer. Ayan. Medyo may kamahalan tong moisturizer na to. Kasi pagka ito lang yung binili ninyo, 995 na siya. Kaya natuwa ako nung sa Lazada, meron pala silang ganitong package sa mismong store ng Snail World. So ito na lang yung binili ko kahit mahiwalay siya dun sa mga binili ko sa Watsons. Again, hindi siya masyadong madami kasi gusto ko lang din munang mag-try ng mga products. Kung okay ba sa akin itong mga to. Sana okay kasi sayang naman kung hindi. Lalo na itong moisturizer. Sobrang mahal, 995 pesos. Tapos, ganito lang siya. Pero feeling ko, matagal ko naman magagamit to. So, bumili na rin ako ng napkin sa Watsons. Ito na lang yung inabutan ko. Wala na yung 16 pieces na to. Ito yung favorite kong whisper. Kasi 28 centimeter yung haba niya. Ibig sabihin, hindi siya kasing igsi ng mga normal na napkin. Kasi ito, pwede nyo siyang gamitin sa gabi. Diba, syempre tayong mga girls, kapag ka may period tayo, tapos nahihiga tayo minsan, alam nyo na yon, tumutulo, naduduyan yung mga bedsheet natin. So, ito magagamit nyo siya pagkagabi or kahit maglilikot kayo dyan. Pero kung talagang ibang level yung kalikutan ninyo sa pagtulog, mag all nights na lang kayo. Kasi ito, mahaba lang naman talaga siya. Hindi siya kagaya ng all nights na as in ang lawak ng nasasakop sa likod. So, yan. Bumili ako ng isa. So, yun lang. Bumili na ako hanggat meron. Kasi kahit naman may mga 7-Eleven dito malapit sa amin, ang hirap makahanap minsan ng mga ganitong klaseng napkin. Madalas wala or madalas ang meron lang yung normal pads, yung 23 centimeters. Ito kasi 28. The next item is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade medium. Ito yung concealer na light kong ginagamit. Kasi yung ginagamit kong ganito ngayon, paubos na. So, bumili na rin ako. Gusto ko mag-try sana ng yung L'Oreal Infallible. Pero, next time na lang. Ito na kasi yung nakasanayan ko. Kaya, ito na yung binili ko. Next is, ito namang Snail White Cream Body Wash. Okay, hindi ako nagbabody wash talaga dati. Sabon talaga yung ginagamit ko dati. Kaya lang, nung nag-10-10 ata yun, or 11-11. Dahil nga sobrang curious ko dun sa Snail White na sunscreen. At talagang naghahanap din ako ng tinted sunscreen nung mga time na yun. So, nung binili ko to, meron siyang kasamang body wash. At saka meron din siyang kasamang face wash. Parang parang ganito rin, naka-package din siya. So, yun, magkakasamang tatlo. Tapos, naubusan ako ng sabon. Eh, syempre, hindi naman ako pwedeng makalabas kaagad dahil nasa banyo na ako. So, sabi ko, may body wash pa ata ako dito. So, itatry ko. So, nung tinry ko yung body wash ng Snail White, ito yun eh, yung natural white, yung color pink. Tatlo kasi yung variant nito. Pink, yung lavender, at saka yung isa, yung parang brown yung kulay niya, ganun. Pero hindi ganito kalaki yung kasama nito. Mas maliit dito, mga ganyan. Ganun yung size niya. So, tinry ko. Tapos, sobrang bango. Tapos, sabi ko, parang ang sarap gamitin pala ng body wash. So, simula nun, body wash na yung ginagamit ko. Tapos, nung naubos ko yun, bumili ako ng isang ganito kalaking bote. Pero, lavender yun. Hindi ko ganong gusto yung amoy nun. Pero, okay naman siya. Malambot din naman siya sa skin. Kaya, nung nakita ko na available to sa Watsons online, binili ko na rin siya. Tapos, bumili na rin ako ng conditioner. Dapat pink yung bibilin ko na ganito. Kaya lang, again, out of stock. So, ito na lang gold yung binili ko. Triple Keratin Rescue ng Cream Silk. Maganda rin naman to. At saka sobrang bango. Yun nga lang, ang bilis ko maubos to. Kasi nangatan yung gano'ng kahaba yung buho ko. Tapos araw-araw akong gagamit. Dapat pala dalawa na yung ganitong binili ko. Medyo mahal kasi to eh. Itong keratin na to. Compared dun sa mga normal na conditioner ng Cream Silk. Kasi ang ganda talaga, promise. Ang ganda nito nung keratin na to. Buong araw malambot yung buhok ninyo pag ito yung ginamit ninyo. And the last item for this haul is itong Tresemme Keratin Smooth na shampoo. Dalawa na yung binili ko kasi nga ang hirap maghanap nito, lalo na sa mga Watsons na physical store. Madalas wala tong variant na to. Ang like ko lang nakikita yung white, yung black, yung green. Kasi ito parang ito yung best seller nila kasi keratin tapos may argan oil pa. Ever since sinabi kasi ng nanay ko sa akin na maganda daw yung benefit ng argan oil sa buhok.
lagi na ako naghahanap ng argan oil sa ano sa mga hair products, like sa mga pang hair spa. Yun pala yung nakalimutan ko dito sa Watsons. Nakalimutan kong bumili ng ano yung, 'di ba lagi silang may binebentang buy one take one na ano na cream na pang hair spa. Lagi akong bumibili noon. Argan oil lagi yung binibili ko, yung kulay orange ata yun. Yun. Kasi maganda talaga yung argan oil. So, nung na-discover ko tong Tresemme, may keratin smooth, tapos argan oil pa siya. Ito na yung lagi kong ginagamit. Yung conditioner nila na to, yung kulay white, na-try ko na rin yun. Kaya lang, hindi ko siya masyadong nabitan, kaya bumalik pa rin ako dito sa cream seal. And that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. And pasensya na kung wala akong masyadong masabi about sa mga products na to, especially sa mga pang skincare, kasi ngayon ko pa lang sila itatry. Siguro after a month ko sila magamit, I'm going to give my reviews and kung kamusta ba yung skin ko after using them. And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. At kung gusto nyo matutong mag-ukulele, subscribe to my ukulele tutorial channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you on my next video. Bye!